Hi Bish, in this video, I'm gonna show you how I cook the pomegranate garlic battered shrimp. Hindi ako sure kung may nakagawa na nito kasi first time ko siyang ginawa. Nakita pagbukas ko ng ref, nakita ko yung pomegranate. Sabi ko, pwede kaya itong i-try sa hipon. Kaya sinubukan ko. So, ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginawa step by step. Tsaka di ko inakala na yun nga, makagawa ako ng ganoon. Here's how, panoorin niyo po. Thank you.
sarap. Ayun na nga po, nakita nyo kung paano siya ginawa. At saka, sobrang napakadali lang po at hindi pwede mo nang sobrang malasa siya, pati balat, pati buntot, pati ulo, sobrang malasa talaga. Kaya sabi nga ng kaibigan ko rito, pwede na rin ako magtayo ng restaurant kasi sobrang sarap talaga. Kaya sa mga, pwede nyo na pong subukan po kung mayroon kayong mga hipon dyan sa talaj, ay sa ref nyo, maliit man yan o malaki, pwede nyo pong subukan. Wala akong binaya, hindi ako nakita yan sa ano, tinry ko lang kung malay mo, diba? Kaya wala namang masamwa, hindi naman nakakamatay. Kaya sinubukan ko siyang lutuin. Kaya kung marunong ka lang talaga mag-diskwarte, ay makagawa mo talaga ang iyong nais. Kasi dito sa ibang bansa, kailangan mo lang talaga ng diskwarte sa buhay. Kasi pag umpisa pa lang, bago ka pa lang, tatanungin ka nila, oh, kumain ka na ba? Kumain ka na ba? Mga ganun. Ngayon, pag matagal ka na, hindi ka nga matanong, gusto ng mga yan, puro ka lang trabaho. Sabihin sa'yo, impacta, hindi ka nga, impacta, kumain ka na ba? Hindi ka nga matanong-tanong ng ganyan. Yung mga pagkain nila dyan sa talaga sa ref, mag-amag lang yan dyan, hindi talaga yan ibibigay sa iyo. Pag once na kinain mo naman, hahanapin ba't kinain? Pag hindi mo naman kinain, bakit mo kinain? Kaya mas gusto pa nila yung amagin, o kaya masira na lang, maganda panis-panis dyan, kaysa sa ipakain sa'yo. Kaya ang gawin mo, gumawa ka na lang ng pagkain sarili mo. Halimbawa, mayroon ka namang pagkakataong gumawa ng pagkain mo, edi gawin mo na lang. Halimbawa, nasa mga trabaho sila, tapos ikaw lang naman mag-isa sa bahay, 'di ba? Mayroon kang pagkakataong magluto ng sarili mong pagkain, edi magluto ka na, 'di ba? Hindi naman masama 'yun eh. Tsaka maliit lang naman na bagay. Huwag lang yung kunin mo yung mga, halimbawa, mga pera-pera nila diyan, halimbawa, mga 5 piso ay mga 5-1 ganyan. Kasi masama ka na noon, ibang usapan na 'yon. Mga ganyang pagkain lang, 'di ba? Kupit-kupit tayo pa konti-konti kasi hindi man yan nakakamatay. Ang importante, maanuhan natin yung bulati natin, matubungan ay maano ba yung tawag doon? Mapakain natin yung bulati natin, hindi tayo mapasma. Kasi baka mamaya palipas tayo ng palipas ng pagkain, tapos mahanginan yung utak natin. Uwi tayo ng Pinas, aning-aning na. Tapos mamukat-mukat, maghuhuli ka na lang ng langaw. Halimbawa, nasa merkado ka, di ba malangaw doon, halimbawa, bibila ka isda, tapos may makita ka lang, gaganon-ganonin mo, tapos biglang magkanda gulat-gulat yung mga tao sa'yo. Sasabihin, oh, nag-ibang bansa lang yan, nabuang na. Ay, nag-ibang bansa lang yan, nabaliw na. Kaya, dito, dumiskarte na lang tayo, lalo na para naman sa ikabubuti natin, di ba? Yun lang, guys, marami na yata akong kutso-kutso. Magpapaalam na ako, good night sa lahat, and God bless. If you like this video, give it a thumbs up and paki-subscribe po. Salamat. At ibabalik ko po. Pasipan ang bahay ko at sisipain ko rin po yung bahay nyo. Salamat.